pag mabigat na yung binuhat ko, masakit yung dito ko. Dito lang. Siguro muscles spasm kasi na hindi pantay yung ano niya. Hindi pantay. Binigat na. Bakit ang muscle spasm, tandaan nyo, kaya binanggit na muscle spasm. Tapos na nga. Nagaya nung sayo, yung tightness dito, sinasabi mo, yun, muscle spasm, stiff muscle, o yung lamig-lamig, yun din ang pinupunto nun. Yun din ang pinupunto nun, yung mga muscle spasm. Pero bago ka magkaroon ng muscle spasm, syempre meron yang inflammation sa loob. May impingement or ano. May mga, sabi natin mild dislocation or may nakocompress na ligaments or mga nerves. Kaya magkakaroon ng muscle spasm. Ngayon sir, ano yung sir? Pag nagbubuhat ka, ano? Pag nag-ganon ako. Pag nag-gym ba kayo? Nag-gym, everyday. Okay. Kaya pala maganda yung... Everyday siya nag-gym, mumbahan, mabigat ang binubuhat niya. Ilang taon na kayo ngayon? 56. Mag-ano kayo, ha? Mag-ingat-ingat kayo sa ano, ha? Sa deadlift, ha? Ay, hindi na ako nag-deadlift. Very good. Kasi... Deadlift mo. Babalik, aanin kayo, magbabalik ko rin kayo. Pag hindi kayo proper ng yung position mo, tapos wala kayong supporter. Kaya ang tinawag na deadlift yun eh. Dead talaga. Talagang deadlift. Marami nang bumuganyan dito. Kahit sa Saudi, naka-encounter ako niyan. Laki ng katawan niya, nakagano maglakad o. Bali wala rin yung katawan kasi pumutok yung disc. Mabilis. Depende, bagay. Mayroon talagang gifted eh. May gifted. Si Anatoly, gifted yun. Napapanood niyo si Anatoly? Ang payat pero hindi lumalaki yung mga muscle niya pero panood ko rin yung blood niya. Parang may bakal dito yun eh. Lakas magbuhat. Lakas magbuhat. Pa, gifted yun. Pa, makunat yung ganito. No? Hindi pumuputok. Makunat yung ganyan yun. Kasi kung ordinary lang yun, sabog na yun. Yung binubuhat niya na hindi kaya ng mga heavy, ano, lifter. Power lifter. Power lifter, yan ito ulit. Lang, iiwasan nyo lang yung mga deadlift na yan. Si Michael ba na? Gano'n, hindi na kami nag-deadlift. Sabihan niya. May pumunta nito, 19 years old. Pinagalitan ko eh. 19 years old, nakagano'n na oh. Oo, nag-deadlift. Sa akin naman, 1 week ko inindahin. Ito. Tayo kasi. Sabi ko, huwag kang magmadali. Utoy na utoy pa yung katawan eh. Bigyan pa na gilid. Tapos walang mga instructor. Siya lang. Basta-basta lang siya. Talagang malulumpo ka sabi ko. Pagka tinuloy mo yan. Mali yung ano. Mali yung ano yun eh. Program. Kasi sisingilin ka rin yan paglaki mo, pagtanda mo, pagpa-senior ka na, naputokan kang bata ka pa, naputokan ka na ng dis. Pag edad mo, malaking posibilidad na magtungkod ka. Kasi darating at darating tayo sa stage ng degenerative change, tapapa. Yun yung sign of aging. So kung bata ka pa lang, manipis na yun. Yayagiin ka, magbuhat ka lang ng konti. Yari ka kagad. Pero ito siya, may agimat to. Lakas magbuhat yan. Oo, may agimat siya. Pero, red balat. Hindi, yung ganyan red ballad. Para sa akin ha. Sa akin lang ito, opinion ko na ito. Charm yan eh. Kumbaga, mabilis makagaanan ito ng loob. Si sir. Yun ang ano, yun ang sikreto ng may mga red ballad. Lapitin ang tao. Thank you.
Kaya yung mga nakakakilala ng mga yan, maka-observan mo kung tama yung sinabi ko. Walang ano. Diba minsan pag ganyan, ang tropa yan, mga halos age-age sila din. Pero hindi. Yan, hindi. Bata-bata, tawag sa kanya tanay. Meron naman siya mga kaibigan na ang katanda na. Mga nag-gym. Ito sa gym. May nag-gym pa kami na kasama namin yung 70 plus. Ikaw, Carl Johnny. Nag-game na naman ako. Tihaya ka. Alas na lang. Nag-game na natin. Kumayat na yun eh. Baka maaga kang pamanahan ni mami mo ng diabetic. Ayun nga, hereditary yan. Nasa lahi sabi natin. Sabi ng doktor, hindi hereditary, pero genetics. Genetic. Ganon din yun eh. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Pag nasa dugo niyo yun, tapos yung lifestyle mo, ay medyo, ayan lang muna, medyo lumulubo-lubo ka. Yung blood mo, magkakaroon ng mga clogging din yan. Kasi yung mga cholesterol, yung mga blood, sa blood clogging, yan dyan ang magsisimula lahat. Pag uminod ka ng mga 30-40, bisitahin ka na ng pagkatamad mo. Ayaw ko na magano. Kain ka na ng kain hanggang so umapaw ka. Matapay na, 25 lang yun. 25, ano lang yun? Kumbaga, prime yan. Bubuha. Pero pag last sa susunod ng taon, hanggang 25 kasi ang prime ng lalaki. Kumbaga, walang papagod niyan. Yung tinuro ko sa inyo, kailangan kasi unti-untiin natin eh. Kahit yung mga counts lang, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hindi kasi pwedeng yan pilitin. Mararamdaman mo talaga naiinat yung mga, yung tight na muscle mo, parang tight na, pinipilit pang gananin. Pero siyempre, sa tulong ng haplos ng pag-uha. Sa araw-araw ko, Master, kapanood sa iyo eh, pipitikin ko sa ano. Ayaw na eh. Ginagawa lang yan ang ano, kahit na baka daw masobrahan. Lumabas yung sabi niya, ako na lang ano. Malaki pa rin yung braso ni Sir. Pagkapitikin na. Yung balikat mo, umabot sa tinga. Pero ganito lang yan. Iangat po na ng ganun. Kahit hindi malakas. Kahit hindi magpanyari ganito. Ganun lang. Huwag mo lang lalabanan. Huwag niya lang lalabanan. Pero siyempre, cross and shoulder. Ang hindi mo naman alam dun yung kasunod kung paano siya pakalmahin. Pag nag-aaray-aray na siya, hindi mo alam kung paano mo siya papakalmahin. Kasama na yun sa balakang? Opo. Wala kasama niya sa squeezing tapos. Yung kanina. Hmm, kasama niya sa pataguyod position. Okay naman. Wala naman. Okay.